topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa bunyi at an-an. Kasi nararamdaman natin to, halos lahat tayo nagkaroon ng bunyi o an-an simula sa pagkabata hanggang sa tumanda, nararamdaman o nagkakasakit tayo nito. Yung an-an o itong mga bunyi, ang tawag sa kanila sa medical term ay tinea. At tumutubo ito sa buong katawan. So, pwede sa ulo, sa dibdib, sa mukha ng mga babies, pwede din doon sa ating mga singit, kamay, paa, pag sa katawan, marami yan. Minsan buong likod, di ba, nagkakaroon tayo ng an-an. Yung singit, ang tawag dyan, jock itch, pag-alipunga sa paa, athlete's foot. Ngayon, paano ba tayo nahahawa? Ito, pag sabing pedis feet, pwede din sa groin o jock itch, sa katawan, sa ulo, pwede din sa paa o yung athlete's foot. Fungal infection yan. Ngayon, paano ba tayo nahahawa dyan? Pwedeng tao sa tao, pag napadikit ka sa balat ng isang tao. Pwede din yung sa mga pets natin. So, mula sa pets, pwedeng pumunta sa tao. Pwede rin sa kagamitan, tuwalya, damit, medyas, sapatos, suklay. At pwede din galing sa lupa. Yung mga spores kasi ng fungus mula sa lupa ay maaaring mapunta sa tao. Kaya nga, kaila ito yung mga bag, suklay, tuwalya, sapatos. Kapag nag-share-share tayo niyan, minsan naiiwan pa yan dun sa hawakan, dun sa ating gym. Kaya doon maging maingat tayo sa paggamit ng mga gamit na sinishare sa ibang tao. So kung pwede, huwag maghihiraman ng mga personal na gamit. Ang mga aso po kasi o yung mga pets natin, nagkakaroon din sila ng mga ringworm. At pag hindi tayo naghugas ng kamay, tapos ipapahid natin sa ating katawan, doon tayo nahahawa. Kasi ang sakit ng tao, ang sakit ng hayop, pwedeng magkahawahan. Meron pa rin mga ibang dahilan bakit mas nagkakaan-an o bunyi o tinea tayo mga Pilipino. Kasi napakainit sa ating lugar. So, pagpawis, mainit, maalinsangang panahon, tapos oily pa yung skin natin, maaaring tumubo itong mga an-an at bunyi. Pag nag-allergy, nangangati, kakamuti natin yon, pwedeng pagsimula nitong mga an-an at bunyi. Ang mahinang immune system, nagkaroon ng hormonal imbalance, mapagpawis maigi. Yan yung mga dahilan bakit tayo nagkakaroon ng mga an-an at bunyi. At saka pag gumagamit din tayo ng mga tinatawag na communal swimming pool, communal bathroom o locker, yung syempre kailangan mo rin maligo dun sa ginagamit ng grupo, yung mga sama-sama, maaaring mahawa tayo ng mga an-an o bunyi. Ano ba itsura nitong an-an at bunyi? Una, mapula siya. Mapula, nagbabalat. Tsaka yung gilid niya medyo mataas, nakaangat. Pwedeng makati, pwedeng hindi makati. Pwedeng isa lang o pwedeng grupo sila, dumami. Minsan mapula yung mga butlig. Katulad dun sa jock itch, yung mga nasa singit natin, naku, mapula yun. Nandun sa gilid ng ating singit, sa gilid ng panty, makati, mahapdi. Pwedeng ganun ang mangyari, ano? Yung mga nasa mukha ng babies, minsan mapula lang sila kasi nahawa, kakahalik ng mga iba. Pag naman tinea kapitis dun sa ulo, pwedeng bilog, tapos natatanggal yung buhok, tapos para siyang nagkakaliskis. So may mga bald spots, tsaka nagkakaroon ng parang dandruff dun sa ating buhok. Yan, nagkakaliskis siya. Tapos, pwede din naman pag tinea pedis o dun sa paa, pwedeng tuyo, pwedeng mamamasa-masa, makati, yung iba hindi makati. Pero makikita mo to sa pagitan ng daliri at saka dun sa ilalim nung sole o dun sa may swelas, ika nga. Doon nakikita yan. Nagsisimula, maliit lang yan, tapos kakamutin,
scaly, parang nangangaliskis doon sa isang area. Kaya ang sabi natin, kung pwede, huwag kamot ng kamot doon. Minsan mahapdi at napakakati. Pwedeng, sabi ko nga, maputi, pwedeng red, pwedeng brown, pwedeng gray na rash ang makikita nyo. Pag sa paa yan, sa tinea pedis, makati, tapos medyo stinging, masakit-sakit siya ng konti doon sa pagitan ng mga daliri. Yung iba naman, nagka-crack doon sa may bandang ibabaw at saka doon sa ilalim, sa gilid. Nagka-crack yung balat, crack skin. Yung iba naman, mamasa-masa, parang blisters o paltos, ganun. Doon sa ibabaw ng paa, doon sa gilid ng ating paa. Pwede rin siyang dry, so sabi nga natin mamasa-masa, or pwede rin dry, flaky, nangangaliskis, natatanggal doon sa ilalim ng ating paa. Yan o, ito yung itsura niya pag nasa gilid na para siyang nagbabalat-balat na paa. Yan. Ano ang gamutan dyan? Merong mga antifungal na gamot, ang tawag doon, clotrimazole, miconazole, ketoconazole, thioconazole, at ipinapahid itong mga creams na ito ng mga 4 to 8 weeks. Ang kabilin-bilinan ng ating dermatologist na si Dr. Akatigo, itagalan natin yung paggamit kasi akala natin tuyo na sa ibabaw, pero sa ilalim pala may natitira pang fungo. So uulit lang pag hindi natin tinagalan. So ideally sana mga 4 to 8 weeks nating ipapahid yung ating mga antifungal na creams. So pwedeng lotion, pwede siyang creams, pwedeng in the form of shampoo, pwede ring powder. Yan yung mga forms. Pag shampoo o lotion, meron din pwede rin yung mga selenium sulfide, 2.5% lotion or shampoo. Yung mga brand name nun, mga Selsun Blue. Yung powder naman, meron tayong mga tinatawag na Milku or Fisan Foot Powder, yung mga anti-fungal na foot powder. Yan. So, pero kadalasan, dahil sa balat nga yan, cream. So, ipinapahid din nyo, pwedeng i-shampoo. Hindi naman mahal yung... Pero ngayon, pwedeng sabihin na rin natin, mahal. Yun hong iniinom na gamot, yung tableta, dermatologist po ang magre-reseta niyan sa inyo. So, huwag kayong mag-over the counter niyan. Magpapagamot tayo sa ating mga dermatologist. Meron tayong mga tips kung ano yung mga pwede natin gawin para maiwasan ng pagkakaroon nitong mga an-an, buni, at iba pang mga fungal infections. Una, kailangan malinis tayo sa katawan. Maliligo tayo. At pagkatapos maligo, kailangan tuyuin natin ang ating katawan. Lalo na yung mga yung pagitan ng mga kamay, paa, kilikili, yung mga singit-singit, ika nga. At kung kailangan nyo magpahid ng mga creams at lotion nyo, ipahid nyo 2 times a day. Kapag shampoo naman, basain muna maigi ang buhok, lagyan ng shampoo, panatilihin yung shampoo mga 5 hanggang 10 minuto at banlawan mabuti. So kailangan nandun muna siya, nababad yung parang poknat dun sa ating buhok. Pag cream naman, ilalagay nyo dun sa lugar, yung mga creams, ano, ilalagay nyo dun sa lugar na kung saan meron yung an-an o buni at hanggang dun sa paligid niya, mga 1 inch pabilog. So, kung akala nyo wala dito, medyo lagyan nyo 1 inch dun sa labas nung an-an o buni. At maghuhugas ng kamay. Maghuhugas tayo ng kamay bago at pagkatapos maglagay ng gamot para hindi naman, kasi hinawakan nyo yung parte na yon, para hindi tayo makahawa kasi maiiwan natin yun dun sa mga doorknobs o sa mga hahawakan nating gamit. At higit sa lahat, huwag nyo ipapahiram yung mga gamit ng kung meron kayong fungal infection, katulad ng mga towels. Kung sa ulo naman, huwag muna magpapahiram ng mga suklay. At huwag na huwag kakamutin yung rash ninyo para hindi lumaki ng lumaki yung area. Kasi, tsaka pag kinakamot nyo lagi, dun nga may iwan nyo sa mga on top of the table, dun sa mga hawakan nyo. At para ho hindi tayo magkaroon nitong athlete's foot. Yan, kasi dun nga tumutubo yan sa pagitan ng mga daliri, ano.
huhugasan mabuti yung ating paa bago maglagay ng gamot at tutuyuin mabuti. So, lalo na yung mga pagitan ng ating mga daliri doon. Kung pipili tayo ng socks, gumamit tayo ng telang cotton. Tapos, kung wala naman sa trabaho, pwede kayo yung naka-chinelas. Lalo na kung medyo mamasa-masa yung inyong paa. Kung pwede nga, pag break time ninyo, pahanginan nyo yung paa ninyo para makahinga-hinga naman. Kasi syempre, 8 hours tayong nasa trabaho. Magsuot ng sariling chinelas. At kung gagamit ng mga banyo, kailangan naka-chinelas din tayo. O kaya magsuswimming habang naglalakad, kailangan naka-chinelas tayo para hindi natin maiwan doon sa mga lugar na iyon. Ipagamot natin yung mga pets natin sa veterinaryo, i-disinfect yung ating bahay, pwede tayong gumamit ng bleach na nilagyan na inilagay sa tubig, pwede rin alkoholan nyo kung sa tingin nyo mukhang madumi yung lugar. Tapos, doon naman sa mga may jack itch, magbaon tayo ng ating extra underwear kung nasa trabaho or nasa school para makapagpalit tayo. Kasi, yun nga, di ba, ang problem dyan, mamasa-masa, tapos mainit, kailangan papalitan natin. Ito pa yung ibang tips natin. Pag ginamit nyo yung sapatos ninyo, ngayong araw na to, doon sa may mga at least foot, patuyuin nyo muna yon, i-dry nyo for one day. So, dapat mga ilang pairs ang inyong sapatos. Oo. So, 2 or 3 pairs, pwede. Kailangan ilang pares para mapahanginan nyo. Yung mga backpacks nyo, yung mga ginagamit nyo sa swimming, sa gym, lalabahan nyo. Yung mga damit ninyo, medyo mainit-init na tubig, ang panglaba, at ihihiwalay yung gamit ng may an-an at buni. Isa-separate nyo rin yung mga ginagamit yung mga chinelas para hindi mahahawa yung iba. Sabi nga, magbaon din kung pwede ng socks sa trabaho. Tapos, wag magpapaa kasi dyan kayo mahahawa. Wag i-share ang ating mga chinela, sapatos, sa iba. At huwag din ho kayong maghihiram kasi baka kayo ang mahawa. So yan, maluwag na damit. Tapos yung medyas nyo, kung pwede maluwag-luwag din, cotton ang tela. Tapos, yung mga antifungal powder, kailangan nyo yan dun sa inyong sapatos. At saka, ilalagay nyo yan bago nyo isuot yung inyong sapatos. At lalagyan nyo rin yung inyong paa. Kasi, para ma yung mamasa-masa medyo matuyo. Pati sa singit, pwede yan. Ang marami ho at mura lang yan sa grocery. Tawag dyan mga milku or fisan foot powder. Mabibili nyo yan doon. So, yan ho yung mga ginagamit natin. So, sana po sa mga sinabi ko, makaiwas tayo na huwag po tayong magkaroon ng mga an-an at buni. Maraming salamat.